aming isaglit. Sige, yun po tayo pambigay. Panginoong Diyos, salamat po sapagkat napakabuti mo sa aming buhay at patuloy kang nagiging mabuti sa aming buhay. Bukas ang aming puso ngayon. Itarak po ninyo sa pinakamalalim na bahagi ng aming puso ang lahat ng aming napakinggan at patuloy po namin mapapakinggan. Lahat po ng mga gandang bagay na gagawin mo sa araw na ito, hindi po namin ito malilimutan. Ikaw pong misabi, Ama, ito ang panahon na kami magiging masaya at patuloy na magiging masaya. At ang kadigayahang ito ay hindi po maaagaw ng sino pa man. Salamat po niyo sa marami sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Baka natin si Luke. Luke 11, verse 1. Ito po kay Luke 11, chapter 11, verse 1. One day, Jesus was praying. Pakisabi, praying. In a certain place. When he finished, one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray. Just as John told his disciples. Nung nakita nila na si Jesus ay nananalangin, anong sabi ng mga alagad? Na-encourage sila, no? Anong sabi ng mga alagad? Lord, turuan niyo po kaming manalangin. Napakaganda, no? Na tayo ay matuto ng pananalangin at tamang pananalangin. Gusto ba natin matuto ng tamang pananalangin? Amen. Bayang Pilipinas, gusto ba natin matuto ng tamang pananalangin? Amen. He said to them, when you pray, say, pag kayo nanalangin, ito ang sabihin ninyo, Father, pakisabi yung Father. Father. Hindi sinabing Mama Mary, Buddha, o sino po mang Diyos. Father! Father! Nang ibig sabihin, yung amang sumasalangin. At John 10:30, Juan Gisreta, I and the Father are one. Doon sa may isang, alam niyo yun eh, dinadaanan natin yun eh, sa may Anson sa supermarket. Kapuntang LRT. Dinadaanan natin yung dati ang Church at Santas, di ba? Fourth floor, nasa ilalim. Meron diyang Jehovah's Witnesses na namimigay yata ng brochure, ano man tawag na sa ginagawa nila, nilapitan ko. Sinirang ko siya. Para sa ano sa'yo si Jesus? Sabi niya, anak ng Diyos. Sabi ko, para sa akin si Jesus ay Diyos. Nakikinig pa ba tayo? Dahil ang sinasabi sa Juan 10:30, si Jesus at ang Ama ay isa. Sabi niya sa akin, sa layunin lang. Sabi ko, mali. Huwag mong dagdagan ang Biblia. Tuldok na yun eh. Bawal yung magbawas at bawal yung magdagdag. Tuldok na yan eh. Ako at ang Ama ay isa. Hindi sinabi, ako at ang Ama ay isa sa layunin. Walang sinabi, di ba? Nakikinig po ba tayo? So mga minamahal, bayang Pilipinas, kung mananalangin tayo, hindi kay Maria, hindi kung kanikanino po nga. Hindi rin sa ating mga sarili, kundi sa Ama. Sa Amang sumasalangit at ang Amang sumasalangit at sa Jesus ay isa. Kaya pag nananalangin ka sa kay Jesus, nananalangin ka rin sa Ama. Amen? Amen. Eh kung nananalangin ka sa Holy Spirit, kanino ka nananalangin? Sa Ama ka rin. Dahil ang Ama at ang Banal na Espiritu at sa Jesus ay isa. Ito ang hiwaga ng Trinity. Ang tubig. Pag nilagay mo sa freezer, anong tawag sa tubig na ito? Ice. Ice na. Pero siya pa rin yun. Kaya ang Diyos ay nagkatawang tao, siya pa rin yun. Ang tubig niya sa mga pool na yan, yung tubig sa pool, sinisip-sip yan eh. Pagunta ng taas, tama? Yung mga tubig sa labang, sinisip-sip yan patungo ng taas. Pag sinisip yan patungo ng taas, anong tawag yan? Evaporation, nagiging gas na siya. Pagdating ng langit, ano na siya? Ulap na siya? Iba na ang tawag sa kanya. Pero siya pa rin yun, tubig pa rin yun. Pagbagsak ng tubig sa lupa, ano tawag sa kanya? Ulan! Pero siya pa rin yun. Ganyan ang Diyos. Kaya huwag kang makonfuse sa Trinity. Dahil ang Diyos ay pwedeng nasa langit, ang Diyos ay pwedeng nasa puso ng tao, at ang Diyos ay pwedeng nasa lahat ng tao, at ang Diyos ay pwedeng na kay Jesus, nasa katawan ni Jesus. Naliwanag ba yun? Amen. Nandito ba ang Diyos? Amen.
Nasa langit ba ang Diyos? Nasa Japan ba ang Diyos? Ang tanong ko, ilan ang Diyos? Isa lang. Sino ang nagpapagalaw ng hangin? Ginagalaw ba yung hangin? O yung hangin ang nagpapagalaw? Okay. Sino ang may gawa ng hangin? Sino? Nakikita mo ba yung hangin? Hindi. Pero nalalaman mong may hangin, nararamdaman mo. Ganon din ang Lord. Hindi natin nakikita, pero nararamdaman natin. Amen? Palakpakan natin si Lord. When you say, Father, hallowed be your name. Kaya dapat pinupurit, sinasamba natin si Lord. Amen? Pinapasalamatan natin si Lord. Ako sa araw-araw ng buhay ko, ang dami ko pasasalamat kay Lord. Sa totoo lang. Eh, pagising mo lang ng umaga, isang pasasalamat sa Lord yan. Dumarating ang problema, pagsubok laban ng buhay, ang lahat ng ito'y tinatalo natin. Tama. Amen. Dumatating ang mga sakit at karamdaman, ang lahat ng ito'y tinatalo natin. Ang daming dumarating na bayarin, tama? Amen. Pero ang lahat ng iyan ay nababayaran natin. Amen. Amen. Kaya nga, dapat natin purihin at sambahin ang kanyang larawan. Pangalan, hindi larawan. Kaya yung mga sumasampa sa larawan, hindi sila sumusunod sa Bible. Ang sinusundan nila ang turo ng mga Spaniards, ng mga Spanish, ng mga Parangli. Nakikinig ba tayo? No? Ang mga Spanish ang nagpunta ng Pilipinas at nagturo sa ating sambahin ang mga larawan, mga ribulto, mga imahin. Pero hindi yan ang turo ng Jesus. Hallowed be your name. Tama ba? Your kingdom come. Dumating ang iyong kaharian. Nakikinig ka ba tayo? Kaya dinidiklara natin that our family is a kingdom of Jesus. Amen? Our nation is a kingdom of Jesus. And the nations of the world is a kingdom of Jesus. Let your kingdom come. Nang ibig sabihin kung paano hari ka sa langit, dapat hari ka sa aming mga buhay. Kung paano sinusunod ka sa langit, dapat sinusunod ka sa aming mga buhay. Ibig sabihin ng your kingdom come, it means your will be done in our lives. Kaya dapat hindi natin pinipilit yung gusto natin. Hinahayaan natin yung gusto ng Diyos ang masunod sa ating mga buhay. Amen. Tayo mga Kristiyano, inaalam lang natin kung ano ang kalooban ng Lord. At kung ano yung kalooban ng Lord, yun ang nilalakaran natin. Palakpakan natin si Lord. Give us this day. Give us each day our daily bread. Bakit daily bread? Bakit hindi na lang isang prayer, bakery na kaagad? Bakit daily bread pa? Alam mo kasi gusto ng Diyos, lagi kang nakadepende sa Kanya. Hindi nyo ba napapansin, hindi tinutodo ng Lord ang biyaya. Ang gusto kasi ng Lord, lagi kang nagtitiwala sa Kanya. Lagi kang nagtitiwala sa Kanya. Lahat ng pangangailangan mo, pagtitiwalaan mo. Kaya nakakaawa ang maraming Kristiyano. Out of fellowship, hindi ako makakasama dyan. Hindi akong pera. Out of fellowship, hindi ako makakasama dyan kasi sa araw na yun, magkakaroon ako ng problema. Aawain ako ng asawa ko, magkakagulo-gulo kami. Hindi ako makakasama rin. Ay, kailin pa ba tayo? Alam mo, dapat palagi mong sinasabi na sa araw ng bukas, ano man ang kailangan mo, ipuprovide ng Lord. Amen. Saan ka man pupunta, laging may provision ng Panginoon. Give us each day, give us this day, our daily bread. Araw-araw ang doon, araw-araw. Amen po ba? Kaya kahit nag-operate tayo ng Sunday, nagawain uli ngayon, operate uli. Kaya yan, amen po ba? Parang sumasagot, malaki yan. Nagbayad ka ng tuition fee ngayong sem na ito, another sem ang darating. Huwag mo sabihin, baka next year hindi ka na makapag-aral. Ngayong sem ka na lang makakapag-aral. Next year hindi ka na makakapag-aral. Mali. Pakisabi, mali. Mali. Nakapag-enroll ka ngayong sem na to, next sem, hindi ka na makakapag-enroll. Personal ka pa. Amen! Amen! Palakpakan natin si Lord. Give us each day our daily bread.
Kasi ang problema ng marami, uy, nakabili akong sapatos ngayon. Susunod, wala na akong pambili. Magpapakala lang ako. Uy, ang sarap ng pagkain mo ngayon. Nasusunod, palang lugaw na lang yan. Uy, nakapag-enroll ako ngayon. Nasusunod, hindi na ako makapag-aral. Titinda na lang ako ng taho! Bili na kayo ng taho! May tao pa ho ba dito? Alam niyo, ang natutunan ko sa Lord, hindi ganyan. Give us each day our daily bread. Merong daily provision. Nakikinig ba tayo? Amen. Daily provision. Kaya dapat lagi nang nag-expect eh. Na laging may dakilang bagay na gagawin ng Lord. Pataas ng pataas. Pagkalooban ng Lord yan, tuloy-tuloy yan. Pataas ng pataas. At gusto ko sabihin sa inyo, huwag na huwag kang magtitiwala kanino ang tao. Sinabi ko ito sa ating disciples, sa training, sa ating meeting. Listen very carefully. Ang mga nangawala sa KOJF ay sinisigaw natin sa nangyari. Hindi dahil may makukuha tayo sa kanila. Kaya natin sila ipinabalik sapagkat gusto natin muling maitama ang buhay nila. Tama? Muli silang maligtas at muli silang makapaglingkod sa Panginoon. Tama? At siyempre, may pinagsamahan, kaya natin sila binabalik, mahal natin sila. Amen. Pakisabi, mahal natin sila. Kinahigugmat natin sila. Ngunit, yung sasabihin nila, pag hindi na ako nakabalik sa kingdom, patay na kayo. Ako, pinakamalaking magbigay dyan. Ako pinakamagaling umawit, tumugtog at sumayaw dyan. Pag nawala ako, patay na ang awitan ninyo, patay na ang tugtugan ninyo, patay na ang sayawan ninyo, patay na kayo, babagsak na kayo kasi mayaman ako. Mali! Amen! At hindi naman sinasabi, huwag kang bumalik. Pero gusto kong sabihin, kahit na hindi ka na bumalik, ang kayo, Jay, ay patuloy na lilipad ng paraas! Sapagkat, hindi naman ang tao ang bumubuhay sa KOJF, kundi ang Diyos. May tao pa ho ba rito? Kaya walang pwedeng magmalaki. Eh kung nawala ako, ang pinakamalaki magbigay niyan. Magkano lang ako rin niyo, pari-pariya. Pag nawala ako dyan, wala nang amin dyan, wala nang tugtugtan, wala nang sayawan. Ako pinakamagaling sumayaw dyan. Ako pinakamagaling tumugtog dyan. Ako pinagamaling umawit dyan. Hindi! Pakinggan mo itong maigi. Nang si Moses, ayaw nang pumasok ng promise land. Ipinasok pa rin ng promise land ng Israel. At sino ang tinayo ng Lord? Si Moses. Kaya sinasabi ko nga sa marami, kahit ako ang mawala at ako ang mamatay, hindi pa naman mangyayari yun. Magsiselebrate pa ako ng 55 years celebration sa Mayo. 55 roses, 55 candles. Amen? 55 bluebells. Amen? At gaganapin ko ito sa ano? Sa dara! I go to the rock of my salvation. I go to the rock. Amen? Amen? Ang nakapaligo dun, puro bato. The rock eh. The rock. R-O-C-K. Nakikinig pa ba tayo? Oh. Eh kahit pa akong mawala dun sa KJ, mapapatuloy ito eh. Nobody is indispensable. Kaya huwag tayong magtitiwala kanino man. Magpasalamat ka sa mga tao, instrumento sila ng Lord. But never na magtiwala ka sa tao. Eh, yung anniversary lang natin sa Gimbay. Noong nakaraan eh, matagumpay ito eh. Ang daming dumalo. Ang daming naligtas. Ang daming gumaling. Ang daming pinagpala ng Panginoon. Nakapagbigay tayo ng minis of compassion. Pinagmamasdan ko eh. At kung titignan mo eh, kay sino pa yung nangamawala at sino pa yung mga alis pansamantala kung ayaw nila gusto nila umalis, pero ang ministeryo nagpapatuloy. Amen? Alam pa
Hawakan natin sa iyo. Ang totoo lang, hindi kaawa-awa ang Kingdom of Jesus Fellowship. Eh. Sila ang kaawa-awa sa pag-alaw. Naligaw at naligaw. Ano nga sabi ng isang kapatid na tumawag yung Pastora Christy at ako sa Pastora Christy? Na wala kami sa KOJF, napunta kami sa ganito. Pero ang mga turo rito, lugaw. Chapstick pagamit namin. Chapsticks pagamit namin. Pakinggan mo itong maigi. Hindi nangangahulugan ang inaatinan mo rin air condition. Hindi nangangahulugan ang mga inaatinan mo dyan. Katabi mo, mga basketball player, all-star. ayun eh. Star. Yun ang star. Hindi nangangahulugan ang mga kasama mo sa umaatin na yan eh. Mga well-known and prominent people. Mga, sabi nga nila, famous. Ay, nasa gitna at ng kalooban ng Panginoon yan. Anong sabi ng 1 Corinto 1:25-26? Pagmasdan mo si Jesus. Yung mga hinirang, yung mga pinili niya, ilan lang naman dyan ang mga noble eh. Tingnan mo, 1 Corinthians 1:25, pababa. Look at the disciples of Jesus. Pinura out ni Jesus ang kanyang buhay. Look at them, sabi nga. Only few of them are nobles. For God had chosen the weak things of this world to confound the wise. And God had chosen the lowly things of this world to confound those things which are mighty. Pinili ng Diyos ang mga mahihina para ipahiya ang malalakas. Pinili niya ang mga walang alam para ipahiya ang mga marunong. Kaya kung gusto niya pansamantala na mag-inarte, iha mo siya. Huwag mo siyang tularan. Mag-inarte ka, bahala ka. Eh kung gusto mo maging artista eh. Ako, hindi ako mag-inarte, tuloy ako. Amen po ba? Nakikinig po ba rito? Hindi ako mag-inarte. Magpapatuloy ako. At ang mga sabi ko sa iyo, enjoy life. I will enjoy my life. Amen po ba? Alam mo, sa buhay nga na ito eh, maraming nag-iinarte talaga eh. Maraming Kristiyano nag-iinarte. Ari na ba ngayon? Hindi ako akating nag-iinarte. Eh, mga nag-iinarte yun. Maglilingkod ka ba ngayon? Hindi ako maglilingkod ngayon. Kasama ka ba? Pag-iisipan ko. Parang nag-iinarte. Tao pa mo ba ito? Ito magkamisan aminin natin, no? Hindi lang bata ang nag-iinarte, pati mga kaedad nag-iinarte. Kung magkaminsan nga, kung sino yung mga may edad, siya bang nag-iinatid? Ito ang bahura dito. Pero kang mag-alala, sabi ko nga sa inyo, yung balalong ipinangaral ko, pinakuloan ko na ng 8 oras. Sa ahoy, para masarap. Tsaka hindi magastos, kasi kung sa gasol, magastos yun eh. Kung doon naman sa electric, kahit pa induction ang gamitin mo, kasi induction, mababa ang price niyan eh. Pero still, 8 hours magastos yan eh. Hindi mo naman pwedeng i-pressure cooker. Kinakailangan all natural eh. Nakikinig pa ho ba tayo? Ito ang kagandahan at kasarapan sa Kingdom of Jesus Fellowship. Mataas ang aral, malalim ang aral, pero pinalambot. Amen? Ito ang pahuha ito. Alam, sumasagot. Kalampakan natin si Lord. Yan. Kaya po mga minamahal, give us this day our daily bread. Anong ibig ko po yun? Listen very carefully, don't forget this. Ang lahat ng pangangailangan mo sa araw na ito, tutugunan ng Diyos. At ang lahat ng pangangailangan mo sa darating ng bukas, tutugunan ng Lord. Narinig natin ang mga patotoo. Number one, maglingkod ka kay Lord. And number two, give your best. At kapag binigay mo ang the best mo sa Panginoon, glory to God. At kung sakali mang may pagkukulang ka na, bahala na ang Panginoon. Hindi tayo lilimutin, hindi tayo bibigurin ang Panginoon. May tao pa ho ba dito? And listen very carefully, noong unang panahon, ganito palaging sinasabi. Naku, kinakailangan pag bibili ka ng sapatos, yung matibay ang pang-10 taon na! Bibili ka ng belt, yung pang-10 taon na! Hindi na uso ngayon yan.
ang uso ngayon, dapat lagi ka nang nagpapalit. Tama ba akong mali? Palagi na. Yung iba nga, pag nasuot na, ayaw na uling suot eh. Pero alam din yun, ang natutunan ko sa Lord. Huwag mo palagi yung pag-aari mo nang nakalipas na sa iyo sapatos mo na yan eh. Hanggang mamatay ka, sapatos mo pa rin yan. Hindi. Huwag kang mag-alala, bibigyan ka ng Lord, panibago na naman. Amen. At yung mga luma mo na, ipagbigyan mo na sa iba yun. Yung luma mo sa sakit, ipagbigyan mo na sa iba yun para bigyan ka ng Lord ng bagong sasakyan. Amen. Pero pag meron kang lumang mukha, huwag mo iparitoke kagaya ni Marlo Arizana na ngayon sa Sunday ko. Tanggapin mo na yung mukhang yan. Amen? Tingnan nyo nga yung mukha ng katabi ninyo. Tanggapin niya. At yan ang maganda at kuha ko. Talapakan natin si Lord. Kaya huwag nyo itong kalimutan. Ibibigay ng Diyos lahat ng ating pangangailangan. Yan ang natutunan ko sa Lord eh. Pagtiwalaan ng Panginoon. Pagtiwalaan ngayon, pagtiwalaan bukas, pagtiwalaan ng habang panahon. Jesus, si Jesus ang simula. At si Jesus din ang katapusan. Siya ang simula ngayon, siya ang nagpapatuloy at nagpapatuloy hanggang bukas. Amen. Forgive us our sins, for we also forgive everyone who sins against us. Kinakailangan laging may paghingi ng tapat. Sa buhay na ito, may mga kasalanang hindi mo sinasadya. Totoo. Si David, hindi naman niya sinasadya. Nung napatingin siya kay Bathsheba at talaglang siya kay Bathsheba, hindi niya ito plinalo. Pero nung dumating ang konfrontasyon sa kanya, nagsisi siya ng kanyang kasalanan inamin niya. Hindi sinabi ng Lord na magkasala ka. Pero kapag nakita mo na ang ginawa mo ay mali, ang gawin mo, humingi ka agad ng tawad sa Panginoon. Huwag mo nang pangatawanan pa yan. Forgive us our sins. May tao pa ko ba rito? Eh kanina nga, tinawag ko si Jock. Jock, sabi ko, yung red horse mo, naiwan mo ron. Hindi naman po ako umiinom eh. Hindi pa ako nagre-red horse. Sabi ko sa iyo yan eh. Bumaba ka rin kanina eh. Naiwan mo yung buhol din ng red horse oh. Hindi po ako yan. Hindi po ako umiinom ng red horse. Sabi niya, doon po siya nag-aayos ang pool yun. Itao pa ho ba rito? Hindi nangangahulugang iniinom ng iba. Kinakain ng iba. Pinupuntahan ng iba, kinaagawa ng iba, isinasakabuhay ng iba, tutunaran mo na rin sila? Hindi. Diba, pwede mong sabihin, eh ang dami namang gumagawa niyan eh. Anong sabi ng Biblia, Mateo 7? Ang patungo sa impyernong daanan, maluwag. At ang pinto patungo ng impyerno, maluwag. At marami ang dumadaan doon. Pero yung patungo ng langit, ang daanan, masikip. At ang pinto, masikip pa rin. Pero ang dulo naman noon, grabe. Isang buhay na wala hanggan, isang pinagpalang buhay. Eh, gusto mo bang makasama ang mga mahal mo sa buhay habang buhay? Forever? Dali mo sa langit. Doon lang naman sa langit, meron forever eh. So para makasama mo sila sa langit forever, dali mo sila sa langit forever. Kaya kung magamit lang, sa totoo lang, pinagtitiisan natin ang maraming tao, tama? Pati mga mahal natin sa buhay. Gusto naiinis ka na eh. Gusto mo nang pitikin yung ilong eh. Pero nagtitiis-tiis ka. At hindi nila alam kaya ka nagtitiis para sa kanila. Ano po? Sa totoo lang, hindi lang tayo nabubuhay para sa sarili natin, tama? Nabubuhay din tayo para sa kanila. Akala nila sila yung tama. Misan, tama na nga tayo pa ipipersecute. Na hindi nila alam tayo ang tama. Pero titiisan lang natin sila. May tao pa ba rito? Eh, nasakit na tayo ng kalooban ng Lord eh. Sabi nga eh, mas maganda lang ikaw may nagtitiis ng konti at nasasaktan, nahihirapan. Pero ano mo naman nasa gitna ka ng kalooban ng Lord? Totoo lang, marami sa atin, puyat eh, di ba? Pero habang preaching kita, natutulog.
mamaya tayo matutulog. Saan tayo matutulog? Sa pool. Magsanay kayo na nag-floating kayo, tulog. Magsanay kayo lang ganun. O kaya sa Rabita ka lang, tulog ka. Sa totoo lang. Ako, pagdating ko kagabi ng bahay, umakyat na ako eh. Sabi ko, Rex, mamaya, anong ulam natin? Sinampalukang manok po. Mamaya na ako kakain, tulog muna ako. Eh, hindi na ako nakababa eh. Hindi na ako nakakain eh. Kaya pag-isip ko ng umaga, ano bang pag-almusal natin? Wala tayong almusal. Orasyon ng Panginoon. Hindi na nga mahulog ng ganyan ng katawan mo, Rakil. Ipababayaan mo na kami. Kung hindi ka nag-aalusal, paalusalin mo kami. Oh. Aray, anong almusal natin? Hindi na nga ang hindi ka kumakain ng almusal eh. At nabuhay ka na lang ng puro buto eh. Ay, mababayaan mo si Mother Kenneth. Pagkabili ka ng itugtong, manuto mo. Mag-almusal tayo. Ipagawa tayo rito. Kaya pagdating ko talaga kami ng bay, akat na ako, nagpatay na ako ng ilaw eh. Tulog na ako yan. Tapos madaling araw, gising. Para magkasigaso naman, magbasa, mag-prayer. Tapos at alas 5, ready na ako, scooting na ako eh. 5:30 to 6 ang assembly time eh. Kaya, nasasakripisyo tayo pero alam natin masaya. Amen. And lead us not into temptation. So, ilayo niyo po kami sa tukso na ibig sabihin, hangarin po namin na huwag kami malaglag. At huwag niyo po kami pahintulutang malaglag. Amen po ba? Nangigiling pa po ba tayo? Kaya nung malalaglag si Pedro sa tubig, yung preaching natin noong una, ay inangat siya ng Panginoon. Kapag ayaw nating malaglag, hindi tayo malalaglag. At kung sakaling malalaglag tayo na hindi natin sinasadya, ihilain tayo ng Diyos pataas. Amen! Kalampakan natin si Lord. So ito po yung tamang pananalangin. Ngayon, dito na tayong magwawakas. Bakit natin kinakailangan manalangin? Tinuruan tayo ng tamang pananalangin, di ba? Tinuro ko sa inyo ang tamang pananalangin. Kasi iba nga mali pananalangin, kapaginomor yan. Isipin mo si Maria, ginoo. Kapaginomor yan, nagpupuno ka ng Maria, tayo mo sa karera ng pananalangin. Ito prayer namin ng mga bata ka na eh. Ewan ko ba, sana namin natutunan yun. Puro kalokohan. Eh, ang tamang pananalangin ito. Bakit tayo kinakailangan manalangin? Para yung mga pangangailangan natin matugunan. Amen po ba? So, kinakailangan matugunan yung pananalangin natin. Yung KIPMin yun. Yung mga pangangailangan natin. Kinakailangan matugunan ang mga pangangailangan natin. Pakisabi, kinakailangan matugunan ang mga pangangailangan natin. Ito ang kwento sa Luke 11. Ituloy natin ang kwento. Luke 11. Meron daw isang tao, may dumating siyang bisita. At wala siyang may prepare sa kanyang bisita. Pumunta siya sa kanyang kaibigan. Pakisabi kaibigan. At yung kaibigan niyang ito, kinatukan niya. Friend! Best! Nagbabago palagi yung friend eh, no? Ngayon, best naman ang tawag mo dati, BFF. Totoo yun. Alam mo, ang panahon nag-i-evolve eh. Totoo. Maraming nati-discover na salita. Palaging may bago. Ngayon, best. Best. Katok-katok siya, best. May bisita ako eh. Kaya hindi naman ng bread mo, kasi bread ang pagkain nila eh. Kaya hindi naman ang friend mo, ipiprepare ko lang sa bisita ko. Sumagot siya yung friend niya. E tama ba? Ano sabi sa friend niya? Bes, hindi pwede na akong makatayo eh. Kasi yung mga anak ko tulog na nakaharang sa pinto, mga magigising sila na dadaanan ko. E tama ba? Pero alam mo, dahil makulit siyang kumakatok, sige na, pagbuksan mo na ako, bigyan mo na ako. Ang sabi ng Bible, kaya siya pinagbuksan at binigyan.
Hindi dahil kaibigan siya, kung hindi makulit siya. Ito ang gusto kong idiin sa inyo. Pag alam mong kalooban ng Diyos ang hinihingi mo, pag alam mong tama at mainam ang hinihingi mo, kulitin mo ang Diyos. Na ang ibig sabihin ng kulitin mo ang Diyos, ipakita mo sa Diyos na kinakailangang makamit mo yan. At hindi ka papayag na hindi mo yan makamit. Amen po ba? Ipakita mo talaga sa Diyos na design mo talaga yan. Sabi ng James 1:5, pagpabago-bago ka sa hinihingi mo, hindi ibibigay ng Diyos. May tao pa po ba ito? Natututo ba kayo? Amen. Tinuruan muna tayo ng tamang pananalangin. At para makamit natin ang ating mga pangangailangan, ang kinakailangan natin ay persistent prayer. Anong ginawa ni Bes niya? Keep on knocking. Bes, tuk-tuk-tuk-tuk-tuk, Bes, tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. Sige na Bes, bigyan mo na ako ng bread. Hindi pwede Bes, sabi nung nasa loob. Tulog na yung mga anak ko eh. Magigising sila eh. May bread ako talaga. Sobra-sobra pa yun. Kahit ilan yung friend mo dyan na dumating. Ilan yung bisita mo na dumating. Kaya lang tulog na yung mga anak ko eh. Di ba yung mga anak na tulog na nasa pinto, ito yung mga typical na buhay ng unang panahon eh. Kaya minsan ang sarap alalahanin ng mga nakara nakalipas eh, no? Alam niyo kung bakit kayo ang tatabat ang lalabo ng mga mata? Kasi puro na lang ang cellphone eh. Natutok na tutok ka. Puro na lang computer eh. Hindi ka gaya ng unang panahon. Step! Step! Tapos kakapakata. Diba? Agawang bes, eh, no? Patintero. Alam mo nung unang panahon, nandun kami sa mga ilalim ng poste, this is true. Gabi na, nandun, nagpa-basketball kami ron, nagkikis kami, nagpipigo, naglalaro kami, at ang pinakamagandang laro namin ng panahon, alam mo, Jim, bahay-bahayan, grabe. Maganda rin naman yung tago-taguan. Na meron kayo may igalay, sama tayo dito tayo. Eh ngayon, wala na. Puro na lang nasa bahay, tapos puro kain. Wala na. Kaya iba talaga nung panahon. Eh, minsan, ang kasarap balita nung mga nakaraan, nakalipas din eh. Nakikinig pa ba tayo? Kaya yung kinikwento ko sa inyo, typical ito. Na ito yung pinto, madadaanan ko, tulog dyan, hili-hilera yan eh. Naalala ko nga nung unang panahon, ito true story, ito. Sabi gano'n, nakahiga ka sa unahan, pag may dumating na aswang, dadaanan ka lang. Pero delikado ka, pag nasa dulo ka, kukunin ka. Kaya ang ginagawa namin, no? Doon kami sa gitna, gawa kami sa gitna, dito ako sa gitna. Pero sa nalala niyo yung mga unang panahon, ganun eh, ganun kami ng unang panahon. Kaya ang sarap alalahanin eh, naalala ko nga, sabi ganun, alam niyo naman yung mga tumatanda na nakatanggap ako ng mensahe. Meron daw riyon yung high school ko na pinanggalingan. Hindi naman ako pupunta. Eh kasi paano ba naman ako pupunta? Ang costume daw namin, dapat daw, kung sino yung naka-costume na batang-bata, ito yung mananalo. Di ba? Eh, iniisip ko maglagay ng tsupon eh. Hindi naman kasi paagay sa akin yan bilang lingkod ng Diyos, di ba? Alam mo, bumibigay lang ako sa kanya pag mga birthday ninyo eh. Kaya nung birthday ni Elia, bumigay ako eh. Nakamaskara rin ako eh. Alam mo, sina Aliyah, kung nabasa ko lang yung agad yung imbitasyon mo ng malalim, di mo naman kasi ako binigyan eh. Kung nakabasa ko lang agad yung imbitasyon mo na ito pala ay, ano ba, costume party pala ito? Grabe, magkukostume ako talaga para sa'yo eh. Ano to lang? Kasi pag mahal mo yung mga tao, handa ang bumaba para sa kanila eh. Eh, wala naman ako dalang costume.
Pero still, nakamaskara pa rin ako. Papalakayan ko nga. Wonder Woman. Hindi, ang ibig sabihin sa Wonder Woman, si Pastor naging yun. Ako si Joker Woman. Ay, pag napunta kayo sa amin, nakita niyo yung malaking picture na gano'n. Pero di. Kaya siguro, pag nag-gardens din siguro ako, costume pattern kaya, no? Pero ito rin natin yung 55, no? 55. Hindi, lahat na lang kaya dumating. 55 pills, no? Pero itutuloy natin yun. May 16 next year. Tutuloy natin yun, ang dami na bigero. At, gusto niyo ba matuloy yun? Meron. Sige. Tatala sa matuloy yun. Hindi, may mga panarurampi ko. Okay. So, ito na tayo magbabakas. Sabi ko, magbabakas sa tayo. Pangangailangan mo yan. Pero ang nais ng Lord, ipakita mo sa Kanya. Nakikinig ko ba tayo? Gusto mo talagang mangyari yan. And that is for His glory. Para sa kaluwalhatian niya. For your enjoyment. At para din sa mga... Pagkali mo na yung mikropono, magkapasta ka na sa akin. Hindi ako naman yung mikropono, magkapasta ka sa akin. Kaya nga kinuha niya ni Eugene yung keyboard, kaya alam niya, magpapasok ulitin eh. Nakikinig mo ba tayo? Alam ni Eugene yan eh, may mga bumabalik. At tuloy-tuloy na yung magbabalik, amen? Amen. Gusto niyo ba yung mga bumabalik, umaalis pa? So, ganito po yun. Ito na pa magwawakas. Ipakita mo sa Diyos kayo lahat mo yan. Gusto mo yan, pangarap mo yan. Pero kinakailangan, huwag mong tigilan ng paghingi. Amen? Paghingi ng may pananampalataya. Amen? Sa tayong lahat ay tumayo. Wala ka munang kakausapin, di ba't kayo magkala. At habang tayong lahat ay nakayokot na kapigit, saglit lang ito. Ano ang magandang pangarap mo na dapat matupad? Alam mo ang kalooban ng Lord yan. Wala ka munang kakausapin, kaliwat ka, hindi mo natalakan. Pakinggan mo ako. Kasi kung minakausapin ka, madidistract at madidistract din siya. Kung tingin ka ng tingin, kaliwat ka, hindi mo natalakan. Eh bakit may mapatingin pa sa'yo, bigla, yung tinitingnan mo, bigla pag dumilat, mahihiyak pa yan eh. I won't talk to you, son. Tanungin mo muna ang sarili mo, ano ba talaga ang gusto mo? Hingin mo ito sa Diyos. Pananatili ka sa itamang kalagayan, it's your sin. Pag hindi mo narating, is your sin. Itinuro sa atin ni Jesus ng tamang pananalagi. At itinuro sa atin ni Jesus kung paano mo makatapit. See your face, we trust in you, we believe in you.
your success and victory. Kurakyan dalawasan talahate. Wala sa kamay mo yan. Wala sa kamay ng sino pa man yan. Nasa kamay ng Diyos yan. Hindi pwedeng lumakad sa ibaba ng tubig kasi sino bang tao. Pero lumakad si Pedro sa ibaba ng tubig dahil pinalakad ni Jesus. At kung meron tayong paniniwala sa Panginoon Jesucristo, ang mga dakilang bagay pwedeng mangyari. Ang mapaghiwalang mga bagay pwedeng mangyari. Hangarin mo ang pinakamainam para sa iyong sarili. Hangarin mo ang pinakamainam para sa iyong pamilya at mga mahal mo sa buhay. Hangarin mo ang pinakamainam para sa Kingdom of Jesus Christ. Hangarin mo ang pinakamainam para sa bansa Pilipinas. Mundo. I and our family and the Kingdom of Jesus Fellowship to the Philippines and to the nations of the world. Come on, stop to your God. Come on, continually. Talk to your God. Talk to our God. And there is only one God. The Father, the Son, and the Holy Spirit. We are praying, talking to the Father in Jesus' name through the power of the Holy Spirit. At ang pag-angat mo ay tuloy-tuloy yan. At ang paggamit sa iyo ng Lord ay tuloy-tuloy. Siguradong may papalik sa'yo. At kahit di ka na bumalik, hindi maapektuhan ng ministry. Pero ikaw ang kaawawa, affected ka. Because you are out of the will of God. Kaya kinakailangan mo bumalik at umahong ka at magpatuloy ka. At walang pipigil sa'yo para bumalik. At walang pipigil sa'yo para umahon. At ang iniwanan mong posisyon, ibabalik sa'yo sobra pa. You are welcome and you are very much welcome. Sige, patakbo ang luha sa iyong mga mata. Ituloy lang po natin. Come on. Come on, just talk to your God. If you want to cry, just cry.
Masarap pahalin, masarap ibigay, masarap paglingkuran ng Diyos. Masarap gawin ang kalooban ng ating Panginoon. At ito ang pinakamainam talaga sa lahat. Heaven and earth will pass away, but His words will remain forever. Ang marami, mas pinipili pa nilang manatili sa bahay nila. Mas pinipili pa nila sa sila yung mag-stay sa ganung kalagayan. At hindi nila hangarin ang mas mataas pa. At gusto ko sabihin sa iyo, gaano maman kamahal ang iyong mahal sa buhay. Gaano maman kamahal si friend, si best. At pag nakikita mong siya'y lilihis, huwag na huwag ang papayag na daling kanya. No matter how great is your love for your family, no matter how great is your love for your friend, if you see them departing away from the will of the Lord, straying away from the will of the Lord, do not follow them. Stay in the right path and fulfill your destiny, your high calling. Win the prize. Pursue your goal in Christ. At isang araw, marirealize nila, mali sila. At dahil pag sinamahan mo sila, sino pang mag-aaral sa kanila? Kaya kayong matitibay, lalo pa kayong magpakatibay. Kayong matatag, lalo pa kayong magpakatatag. Kayong naninindigan, lalo pa kayong magpakanindigan. Kayong mga remnant, lalo pa kayong magpakaremnant. Hindi lahat ng Israelita ay anak ni Abraham. Kundi si Gideon lang tumanggap kay Christ bilang Lord and Savior ng kanyang buhay. Hindi lahat ay nakapasok ng Promised Land. Bagamat ang lahat ay nilabas ng Egypt, pero hindi lahat ay nakapasok ng Promised Land. So, Father, let it flow. Let it flow. Habang tayong lahat ay nakayok at nakapikit, damandam akong palakas sa kapangyarihan ng Panginoon. You want to cry, just cry. We trust in you. Receive your healing now. Receive your miracle now. Success now and victory.
masarap na pagkain, masarap at magandang tetirahan. Ang maganda nga pagkainan, huwag mong paniwalaan kung sino-sino pa man, dito ka dapat, dito ka dapat, dito ka dapat. Hindi! Ano ang pangarap mo? Anong pangarap sa iyo ng Diyos? Dahil kung Sus, kung ikaw ay magpapadala lang sa agos ng tubig, walang mangyayari. At kung magkamis ang kinakailangan, labanan mo ang agos ng tubig para sabihin sa kanila, hindi ako bahay yan, hindi ako parang yan. Dito ako na mamagay. So bago tayo maghiwain palagi, hanggang mamaya, hindi pa tayo tapos magkakain at magka-fellowship, magsisiming tayo ng outer fellowship na ito. Pero kailangan na umuwi tayo na matagumpay. At patuloy na matagumpay at higit na mamagtagumpay. So itaas natin ang ating dalawang kama ay patungo ng langit. Ako tayo muli na worship sa Panginoon. And may I ask our dear God, the Holy Spirit, bless us this day. Father, in the mighty name of Jesus Christ, the Son of God, let it blow! Walang titil at manatiling na kanyang matahapikit lamang bakit lahat ng mga nangibinig at nanonood. Father, with all my heart, with all my soul, with all my
to Jesus more. And surrender your life to Jesus more. Maaaring iba ito sa mga inalohan mo nung nakalipas. Maaaring iba ito sa napakinggan mo nung nakalipas. Maaaring iba ito sa ribihiyong iyong iyong pinanggalingan. Pero ito ang tama, ito ang totoo. Maaaring iba ito sa turo ng iba. Pero ito ang totoo. Nakikita at naiisip natin, hindi tayo para yan.
want to return. Minsan, nandun na tayo sa ganang kalagayan. Pero pinipili tayo, hindi lahat alisin mamagsakit. Pero we keep on fighting. Because this is a desire of our heart. Sige lang, ipatako na ang luha ng iyong mata. Pagpapigil. Merong oras ang simula, pero hindi ko pwedeng sabihin kung ano oras ang natapos. Sapagat kung mag-aam siya tayo, pigilin pa ang mga luluhan. Ayaw ka igilip ang Holy Spirit. Kung nagpumulo pa ang Holy Spirit, ayaw ko siya pigilan. At hindi ko pwedeng sabihin kung rin namin gawain lang yan. Hindi. At gusto kong sabihin sa iyo, hindi titigil siya sa taas. Patuloy siyang gagamit ng mapanlinglang na pang-awit na mawala ka sa gina ng kalawakan ng Lord. Pero hindi papayag ang Diyos. Ibabalik at ibabalik niya. At ikaw pa rin ang magbabalik sa mga hindi ligtas para sa Diyos. Na mga mawala ng halinito ng halinilis para sa Diyos. Ay
and you will become a leader. Is that for you? Thanks, man. Para magtitingnan mo yung mga remnant, parang talo, no? Kasi mas marami yung mga nalagas kaysa sa remnant. But the remnant will turn the world upside down for Jesus. After this attack of the enemy will come again. Gusto kong sabihin sa iyo, hindi ito mananalo sa iyo kahit kailan. Nakikinig ka po ba? Hindi ito mabawi sa iyo kahit kailan. Sabi ko nga, at mismo si Mother Eugene, alam yan eh. Si Mother Eugene hindi naman nag-aaral eh. Pero nagturo sa Wednesday Pianos. Paano nagtangang pagturo ang hindi naman nag-aaral? Sabi ko, ano yung tingin eh? Kasi sa Leo, pumasok sa pang-aaralan ng music. Sabi ko, alam mo, hindi ka mag-aaral. Okay lang din yan. Technology. Pero hindi nakapasin yan yung anointing. Ulitin ko ulit ha. Sa'yo ibibigay ng Diyos ang kalakasan, ang kagalingan, ang himala, ang pagbabala. Sa'yo ibibigay ng Diyos ang maraming pera, ang maraming sasakyan. Kasi gagamitin mo ito for God's glory. Anong sabi nga ng kapatid natin, payat na payat siya noon? May diabetes, may hypertension, may high blood, etc. Ngayon, bless siya. Kailan nangyari yung bless siya ngayon at ngayon ginagamit ng Lord more mightily effectively, ha? At tulungan pa siya ng patindipan ng Lord. Anong sabi niya? Kailan ito nangyari? Nung sinabi ko, Lord, pagalingin mo po ako at itong buhay ko ipagbibig ko kasi. Nung sinabi niya yun, all his sicknesses and diseases were all removed and gone. Ganun yun eh. Paghahambang nga, may dahilang bagay ang gagawin ng Diyos eh. Diretsahin na natin ito. Total, tayo lang naman na nandito eh. Hakbang na kapatid ko. Hakbangan mo na ng malalim ng mas masimple. Pag sinabi ko, after fellowship, sama ako rin, magdadala pa ako. Sunday, sama ako rin, magdadala pa ako. Pam, sama ako rin, magdadala pa ako. Lingkod, sama ako rin, magdadala pa ako. Full time, buti ng tagawa pang full time. Full time, sama ako rin, magdadala pa ako. And God will make a way where there seems to be no way. He said, God will make a way where there seems to be no way. So Father, let it go in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God, Jekarabahamda. Yes, Father God, Kurama Karabashanda, no sicknesses and diseases can defeat us. The poverty, no temptation of the enemy can defeat us. We are born to win, and we are victorious forever. Korama Kalamasaka. So Father, let it blow, God, in Jesus' name. Touch the right place, and touch the glory. Let them experience, Father God, things from you that you never experienced before. And let the love of Jesus, Father God, abound on the earth, Father God. So Father, I speak blessing, Lord. I speak love, success, victory, and prosperity. We are Father, O God, in the mighty name of Jesus Christ, Lord. The Son of the Living God, Korama Karabasada. Yes! Yes, Father, let it flow. Let your good heart flow. Let your success and victory flow in the mighty name of Jesus Christ.
karabas, karabas siya, karabas siya. At ito lang ang sinasabi sa inyo, Panginoon. Love Jesus more and more. And the Lord will love you and your loved ones and your family more and more. Mahalin mo ang Diyos ng patuloy na hinipin sa dati. At mararanasan mo at ng pamilya mo ang pag-ibig at pagmamahal ng Diyos kaysa dati. Yes! Ipabalik siya ng lahat ng Panginoon. Through your prayer and fasting. Just pray and fast. And kung at linulit mo na ang nakaraan at nakakalimas, titigan mo ang ngayon at nakaraan mo ngayon at ang kinabukasan. Pabalik silang lahat. At gusto kong sabihin sa iyo, yung mga pinrapi sa iyo mong nakatupad na alalahanin mo. At yung mga hindi pa natutupad, makatutupad na lahat. At patuloy na makatutupad ang sabi ng Panginoon. Believe me, just say the Lord thy God. Hindi ka nagkamali ng desisyon. Ito nga ang tunay mong tahanan. Ito nga ang tunay mong pamilya. Dito mo makikita at mararanasan ang kompleto mong buhay. Dito ka kompleto. Dito ka ganun. Hindi ka nagbukamari. Talagang nilalakaran mo ang tawag mo. Nilalakaran mo ang kalokon ng Panginoon. Father, for your own glory, I love you. Dahil your love in Christ more. Hug them for my pray. Embrace them for my pray. It's the love of Jesus. Sa iyo. Pakinggan mo ito.
gagamitin kita mightily, effectively in this final hour. Alam mo yan. Alam mo tinawag ka ng Lord. Alam mo tinayo ka ng Lord. Alam mo ang calling mo. Alam mo ang pagkakatawag mo. So go full life. And then let it flow in Jesus' name, the Son of the Living God. So go full time in Jesus' name, the Son of the Living God. Korama, Hanta, Santay, Santay, Korama, Sakarama, Santas. Yes, yes, yes. And Father, hayaan mo po, Panginoon, ng mataas nilang katawagan at ang mataas nilang paglilingkod sa iyo. Ang manaigod hangarin nila, Panginoon, in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. Lapit ka rito, Sister Tap. Pastor Elmi, lapit ka rito. At yung iba pang mga leader natin, lapit dito. And I pray na mas hangarin mo pa. Magkaroon ka pa ng mas malalim na pagnanasa. Nagawin pa ang kalooban ng Lord. Nakikip pa kayo sa dati. Come on, taas mo ang dalawang kamay mo patungo ng langit. And this is my prayer. Mas lalo mo pang mahalin si Lord. Mas lalo mo pang paglipuran si Lord. At mas lalo mo pang hangarin na ibigay ang buhay kay Lord. At mas lalo mo pang hangarin na gawin ang kalooban ng Diyos sa huling hininga ng iyong buhay. So Father, for your own glory alone. Let it blow! Yes! Lift my hand. I raise my voice. I give my life to you, my Lord, and I rejoice. Yours, my God. Because the Lord is saying unto you, love me more. And trust me more. Isang araw, wala ka sa gilid, wala ka sa likuran. Nasa harapan ka ng church, you are a frontliner. Design mo rin sa sky. Yes. And let your anointing come upon them more, I pray. Jesus. The heart of God is about the princes of Israel. Giving their lives to the Lord and who are doing the will of God. Dahil lahat ng narito, lahat ng mga nakikinig at nanonood, lahat ng narito, lahat ng nakikinig at nanonood, taas ang dalawang kamay, patungo ng langit. Father, let it go.
We will desire you more. We will love you more. Jesus. Yes, you do. So, Father, for your own glory alone. Gusto kong sabihin sa iyo, tatalino ka pa ng higit kasagali. Tatalos pa ang iyong puso't isipan ng higit pa kasagali. Tatalino ka pa ng higit kasagali. At mas gagamitin ka pa ni Lord more mightily, effectively in this final hour. Gusto kong pakinggan mo ito, iba ka sa kanila. At alam mo yan. Damang-dama mo yan. Kitang-kita mo yan. You are different. Maging sa mga classmate mo, sa school mo, sa pamilya mo, sa mga kasama mo, nakikita mo kakaibahan mo. At alam din nila kakaiba ka. Your life is separated for God. You are chosen by God. You are a chosen vessel in this final hour. A vessel that will give glory to the Lord our God. So may the Lord touch you more and touch more like Lord Jesus. There are men. Padre, Nerito. Nerito. Shakarala, handalala. Handalala, handi. Don't say that you are young. Sabagat na tinalo ni David si Goliath, he was young. Nang si Samuel ay kinausap ng Lord, he was young. At napakaraming bata sa lito na naglipo sa tinawag ng Panginoon. Na sa iyong mabata at sa iyong marang-urang gulat, gusto kong sabihin sa iyo, marami sa iyo nabibigla, nagugulat at namamangha. Ituloy mo yan, ang sabi ng Panginoon. Salamat po, Diyos. And let your anointing maging maging ang amin. Sa'yo wala naman po kami inaasahan kung ikaw lang. Salamat po, Diyos, na marami po. Alam mo kanina, nag-offering tayo pero binarabara mo lang. Bigyan natin ng chance ngayon. Pwede ba yon? Amen po ba? Kasi ayaw natin na hindi tayo nakakapagbigay lagi ng labis sa Panginoon. Of course. Kaya mapapansin ninyo, binibigyan ako ng egg sandwich na naging po. Binibigyan ako ng masarap na egg sandwich na galing sa puso na naging po. Binibigyan ako ng masarap na pansit na galing sa puso tinanggihan ko. Mamiwalay ako at nagkita ako rin at pupunta ko rin sa baba. Amen po ba? So huwag ang papayag na hindi ka magbigay ng the best sa oras na ito. Amen po ba? At magbigay ng the best ng patuloy sa Panginoon. Amen? At maraming the best na gagawin ng Panginoon sa atin. Come on! Bigyan lang natin ng pagkakataon yung mga nali at yung mga gusto pa. Sige. Yes. I raise my voice unto
merong para sa likod ng Diyos. Huwag niyong pipigilan yun. Sabi ng Mateo, Jesus, 42, ibigay mo lang ang malamig na tubig sa likod ng Diyos. Tapos hindi pa pwede, hindi ka mawala ng reward. Magkakaroon ka talaga ng reward. Amen. Kaya alam ninyo, lagi niyong hangarin ang pag-angat ng KOJF. Lagi niyong hangarin ang pag-angat ng lingkod ng Diyos at ng aking pamilya. Dahil yung reward namin, yung mamapapa sa inyo, amen? May reward na kayo, may dagdag pang reward. Yung hinahangad mo para sa KOJF, sa akin, sa family ko, eh hindi pala sa amin lang yun, kundi para sa iyong pala yun. Amen? May tao ba ho ba rito? Ano sumasagot? Amen. Glory to God. Sa Matthew 14:28 hanggang 31. Sa Matthew 14:28 hanggang 31. No? Nakita ni Peter si Jesus naglalakad sa ibabaw ng tubig. Wow! Galing! Galing din Lord Jesus Christ sa ibabaw ng tubig. Di ba? May tao pa ba rito? Yeah. At ang sabi ganun ni Peter, na-amaze siya. And he was not just amazed, but he was challenged, no? And desire, no? To walk also on the world. Kaya sabi niya, Lord, pwede ba na makalakad din ako sa ibabaw ng tubig? Pwede bang pumunta rin ako riyan? Kita ako ba? Amen. Ayan. At ang sabi ni Lord, oo naman, ikaw pa. Di ba? Sabi ni Lord, for cinematic purposes lang yan. Ngayon, pinapunta siya ni Lord at nakalakad siya sa ibabaw ng tubig. Ngayon, habang naglalakad siya sa ibabaw ng tubig, may dumating na wind, hangin. At yung hangin na ito, hindi naman siya tatamaan eh. Ordinary lang naman talaga na meron laging hangin na dumarating eh, di ba? Eh, sa kanyang kaba, sa kanyang takot, nawalan siya ng pagtitiwala sa Panginoon, nakalimutan niya si Lord na sa tabi niya, unti-unti siyang lumubog. Nakikinig pa ba tayo? Mabuti na lang nagsabi siya, Lord, save me! Kaya alam mo, hindi na natin kinakailangan pang mag-rosary. Eh kung mag-rosary siya, Panginoon ba rin, napupuno ka ng grasya ang Panginoon niya sa isang mga sayo, inalalaglag na siya eh. Bakit hindi pa tapos siya mag-rosary, lulod na siya. Kaya ang tamang prayer, kung anong kailangan mo, sabihin mo kaagad. Diba? Lord, save me! Kaya inihahakot siya ni Lord. Sabi ni Lord sa kanya eh, bakit ka nawala ng pananampalataya? Alam mo ba na ang pag-ahon, no? Sa anumang kinalalagyan mo ngayon, desisyon mo yan eh. Kung gusto mong umahon, tama ba? Pakisabi, desisyon mo. Gusto mo bang umahon sa poverty? Gusto mo bang umahon sa problems and trials of life? Gusto mo bang umahon sa mababang kalagayan mo? So dapat i-design mo. At gusto rin ng Diyos yun, tama ba? Kaya, noong si Pedro ay nagnasa na umahon, pinaahon siya ng Panginoon. Kaya ang nais kong sabihin sa bawat isa, gusto mo bang umahon sa mga bisyo't kasalanan mo? Nasa sa'yo yan. Gusto mo bang umahon sa kahirapan at sa pagkabaon sa utang? Nasa sa'yo yan eh. Gusto mo bang umahon sa mga problema, pagsubok laban ng buhay? Nasa sa'yo yan. Gusto mo bang umahon sa mababang kalagayan? Nasa sa'yo yan. At gustong-gusto ng Panginoon yan. Amen po ba? Hanggang kinakailangan lang, pakanasahin mo. No? At para ka makalakad, pakisabi makalakad. Makalakad. Sa ibabaw ng kahirapan. Hindi yung kahirapan ang tumatabon sa'yo. Para makalakad ka sa ibabaw ng mga problema, pagsubok laban ng buhay, hindi yung problema at pagsubok laban ng buhay ang dumadagan sa'yo. Kaya nga masarap yung ikaw ay nakakasakay ng eroplano kasi nakikita mo yung ulap na nalampasan mo. Tama ba? No? Alam ninyo eh, tayo mga Kristiyano, kung tawagin tayo, Eagle Christian tayo eh. Kung bakit tayo Eagle Christian? Kasi pag dumarating na yung ulap, di ba, asan ba nagagaling ulan? Sa ulap yan eh. Ang gagawin ng Eagle, lalampasan niya yung ulap. Tama ba? So hindi siya tatamaan ng ulan kasi nilampasan niya yung ulap eh. So dapat ganun din tayo.
lampasan natin yung kahirapan, yung mga problema, mga pagsubok laban ng buhay. Lagi na lang ang mga Kristiyano, hindi kaya, hindi makarating, hindi makakapunta, walang ganito, walang ganyan, walang pambili, walang pambayad. Lagi na lang ganun. Hindi sabihin, kaya ng Diyos yan, kaya ng Diyos yan, may magagawa ang Diyos, may tutulong ang Panginoon namin po ba? Lagi na lamang nililimitahan ang Diyos. Kaya gusto kong sabihin sa bawat isa na lumalakad si Jesus sa ibabaw ng tubig, sa ibabaw ng kasalanan, sa ibabaw ng bisyo, sa ibabaw ng problema, pagsubok laban ng buhay, nandoon sa ibabaw si Jesus, gusto ni Jesus, nandoon din tayo sa ibabaw. Amin po ba? Dapat pakanasain natin nasa ibabaw tayo. May tao pa po ba rito? Kinakailangan pakanasain natin nasa ibabaw tayo. Huwag tayo nasa ilalim ng kasalanan, nasa ilalim ng bisyo, nasa ilalim ng problema, pagsubok laban ng buhay, kailangan nasa ibabaw tayo. At para tayo na nandoon sa ibabaw, kinakailangan manumpalataya tayo. At alam mo ba, pag nasa ibabaw ka na, akala mo wala nang atake ang kaaway, meron pa rin. Pero dapat maniwala ka na hindi ka lulubog. Amen. Para patuloy ang iyong pag-angat. Amin mo ba? Kaya nga sabi nga, ang buhay natin ngayon ay higit sa nakaraan. Tama? Ang buhay natin ngayon ay higit sa nakalipas. Tama ba? At ang magiging buhay natin sa darating na panahon, nakikinig ba tayo, ay mas magiging higit sa nakalipas at higit kesa ngayon. Amen! Palakpakan natin sa Lord. Kaya nga, hi, Corey. At ito sabihin na, hi, Corey, nasa ibabaw ng problema, pagsubok, laban ng buhay, nasa ibabaw. At patuloy na iibabaw hanggang wakas. Amen po ba? So, ibaon nyo ito ng malalim sa puso't isip ninyo. Nasa iyo kung gusto mong manatili sa ilalim. Nasa ilalim ka ng sakit, ng karamdaman, ng problema, ng pagsubok, ng laban ng buhay. Nasa ilalim ka ng sakit, ng bulsa. Di ba maraming may sakit? Iba may sakit ng bulsa. Sabi ko nga sa inyo, pabalik pa lang kami ng Maynila, meron na akong test na natatanggap. Somebody wants to see me. No? Siyempre, wala naman silang tatakbuhan. Ito yung tatak ng ating pagka-apostol. Yung pag sinabi nila, paano ako naging apostol? Sapagat hindi naman tayo, Ama, ng Kingdom of Jesus Fellowship, Ama tayo ng Body of Christ all over the nations of the world. Maraming hindi nakakaalam na maraming lingkod ng Diyos nakikipagkita sa atin, nakikipagtagpo sa atin. Upang sa ganoon, humingi ng payo, makipag-usap, upang yung direksyon na kanilang tatahakin ay talagang totoo nga, tuwid nga. At may pag-pray natin sila. At ang sabi ko, nandito pa kami sa Mindanao. So sabi ko, bukas babiyahe kami kung gusto mo. Sa gabi, mag-meet tayo. May tao pa ko ba rito? Medyo mamit ko ng tao niyo. Sabi ko nga sa inyo, ang problema niya, nabubulag ang kaliwang mata niya. Glaucoma. May tao pa ba rito? At yun ang reason niya kung bakit siya nakipagkita sa akin. To pray for him, para payuhan natin siya. May tao pa ba rito? Pero maganda, bago kami naghiwalay, mataas at tumaas pa yung faith niya. Amen. Ito ang sabi niya. Makinig maigi. Marami na akong himalang tinanggap sa Lord. At ngayon, sinasabi ng doktor, meron akong glaucoma na maaaring dumating sa pagkabulag. Ito ang sabi niya, muli akong tatanggap ng himala sa Lord. Amen! 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 At pangalan natin si Lord, from healing to healing, from miracle to miracle, from success to success, from victory to victory. Nakikinig mo ba tayo? Amen! Kung nawaambanin niyo ako? Amen! Sabi ko, kahit araw-araw ako magturo, hindi tayo mauubusan ng ituturo. Nasa sa iyo lang yan kung gusto mong manatili sa bisyo't kasalanan. Nasa sa iyo lang yan kung gusto mong manatili sa mabawang kalagayan. Nasa iyo lang yan kung gusto mong manatili sa mga problema pagsubok laban ng buhay. Nasa iyo lang yan kung gusto mong manatili sa kahirapan. Pero kung gusto mong umangat, aangat ka. At patuloy kang aangat. Amen po ba? So, kaya nung nakita sa Matthew 14, 28-31, Matthew 14, 28-31.
nung sinabi ng ano, nung nakita ni Pedro si Jesus lumalakad sa ibabaw ng tubig. Panginoon, gusto ko rin pakanasain niyo rin, luubing niyo rin, papuntahin niyo rin ako diyan. Gusto ko rin lumakad sa ibabaw ng tubig. Ano sabi ni Jesus? Oo naman. Siyempre, kung ano ako, ganun ka rin. Mga people of high calling and people of destiny tayo eh. Ang ibig sabihin ng people of high calling and people of destiny, tumutulad, gumagaya sa akin. Ginagawa ang gawain ko, di ba si Kristo? Tama ba? Halika. So lumakad si Pedro, ay nung tumating yung hangin, kinulbaan siya. Kinabahan siya. Kaya ganyan ang marami, no? Sayang. Maraming outdoor fellowship, hindi sila nakakapunta, nagpapatalo sila. Maraming mga camp meetings, hindi sila nakakarating, nagpapatalo sila. Maraming services, hindi sila nakakarating, nagpapatalo sila. Marami pang mga magagandang gagawin ng Lord sa atin, hindi natin nararanasan, nagpapatalo sila. Hindi nila nararanasan, nagpapatalo sila. Kami po ba? Masarap na patuloy na makapaglingkod sa Diyos. Amin po ba? Ito po ang tingin sa magandang lalaki sa harapan. Eh, nagpapatalo sila. Ang tanong, magpapatalo ba tayo? Saan natin gusto makita ang bisyo at kasalanan? Sa ilalim ng ating mga paa. Saan natin gusto makita si Satan? Sa ilalim ng ating mga paa. Yung kahirapan, saan natin gusto makita? Ang mga problema, pagsubok laban ng buhay, saan natin gusto makita? Sa ilalim ng ating mga paa. At kinakailangan manatili sila sa ilalim ng ating mga paa. Amen. Dumating man ang hangin, ano bang sa itrahin ng kaaway. Natutuwa naman tayo na may umaalis, bumabalik. Pero ang nalulungkot lang tayo, eh dapat di ka na kasi umaalis. Pero kung sakali mga umaalis, at isa kabalik ka. Kung takapaho ba dito? Kagaya nga nung narinig ko, nung nakaraan na naman, sabi, eh, bumunta kami sa church na ganito. Pagdating namin sa church na ganito, ang pinapangaral dito, lugaw. Tapos chapstick paggamit namin. May tao pa ho ba rito? Samantalang doon sa KOJF, abay, ang kinakain namin doon, bulalo na pinakuloan ng 8 hours sa kahoy. Kaya ang sarap. At ibang klase pa ang sinerserve na lingkod ng Diyos ng bulalo. Hindi nakaka-hyglat. Hindi nakakataas ng kolesterol. Eh, ang lingkod ng Diyos sa KOJF, laging nag-aano ng bulalo eh. Iwas walang high blood, walang kolesterol. At ang sarap lagi na sinerserve ng lingkod ng Diyos sa bulalo. Merong original bulalo na original o traditional na bulalo. Pero merong spicy bulalo, kimchi style. Ito pa po ba rito? Kaya hindi mo pagsasawaan eh. Amen po ba? Ito pa po ba rito? Kaya sa Matthew 14, verse 28 hanggang 31, lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig. Amen? Gusto niyo bang nasa ilalim ng bisyo at kasalanan? Ng problema, pagsubok, laban ng buhay? Ng kahirapan? Gusto niyo ba hindi kayo nakaka-attend every Sunday, hindi kayo nakakapaglingkod ng tuloy-tuloy, hindi kayo nakaka-attend ng mga other fellowship, ng mga camps, hindi tayo nakakasama ka sa mga misyon, at hindi tayo nagiging bahagi sa gawain ng ating Panginoon? Amin po ba? Natural, hindi. Amen? At ang ating pananampalataya, patuloy pang tumataas. Amen? Sabihin natin, ang aking pananampalataya ay pataas na pataas. Amen. Sa oras na ito, Kompleto tayo eh. O ngayon, matatakot ka bang magkaloob? Dahil ang sasabihin mo, baka hindi ibalik, baka magkulang, etc. etc. Nakibinig mo ba tayo? Para sumasagot. So, tayo lahat ay magkaloob. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Everybody sing righteousness.
So much love in the kingdom.